sa lahat ng mga ka-fridge advocates natin, mga OFW sa iba-ibang parte ng mundo. At ngayon, nasa parte kami ng Lago Maggiore, kung saan na andito napakamagagandang lugar para sa mga bata. Ted, may tanong ako sa'yo kasi marami akong binabasa, no, na sabi nila, yung pera daw, hindi mabibili yung kaligayahan. Totoo ba yun? Sa tingin nyo, totoo ba yun? Money cannot buy happiness? No. Depende. Ang sagot mo, depende. Ano to, marunong to sumagot, depende, it depends. Yeah. Diba? Bakit? Sa tingin mo? Kasi most of the time, diba, if meron kayong financial freedom or independence, iba-ibang klaseng kaligayahan na ma-experience mo at na mga mahal mo sa buhay na hindi mo magagawa if you are financially tight. Yeah. Tapos, anong example, Ted? Kagaya ngayon, nandito kami sa lugar ng Italia kung saan ay nandito ang Movie Land, nandito ang Gardaland, nandito ang Parco Natura. At maya-maya lang, kahapon kagagala lang namin ang Movie Land. Ngayon, ma-experience naman ng anak ko, ano ba ang lasa magpunta ng agricultural farm resort sa Italy? Sa atin, yun yung tinatawag nating bukid dito, hindi. Agricultural farm resort, kung saan kakain ka ng gawa nilang wine, gawa nilang cheese, and fresh harvest na vegetable habang nagsiswimming. Yeah. Diba? Kahapon lang, diba? Kahapon lang, kitang-kita ko yung saya sa mga bata na yung ngiti. No, yung talagang, alam mo, parang sabi nila, ito yung pinakamasayang araw ng buhay nila. So, because of what? Because of money. Diba, we're able to bring them to different places, not only in the Philippines, but all over the world. Hindi lang terrorist, diba? To add, nakatuwa, just this morning, nakita ko sa Facebook, isa sa ating mga fridge advocate na 2 taong pala mahigit na nakakasama natin. Dati siyang sales lady sa Swatch. Taon-taon, buong araw nakatindig, hindi makauwi ng Pilipinas, nag-iintay kung kailan papayagan ng amo. O minsan naman gusto umuwi pero walang pera. Pero ngayon, sa loob na 1 taon, 3 beses nang umuuwi at ginagala ang mga anak. And they have the freedom, diba, na makauwi ng Pilipinas lagi because they are financially independent din. So how can you say that money can buy happiness? Ito yung sinasabi ko na kailangan natin baguhin yung mindset natin, yung mga money belief natin. Kasi nung lumalaki tayo, sinasabi sa atin na kailangan hindi ka maging mukhang pera. Diba? Kailangan kung may pangarap ka, maliit lang, hindi malaki. Tapos, kailangan yung mga mayayaman, masasamang tao yan. Diba? Yung sa mga telenovela nakikita natin, yung mga mayayaman may sakit. So, lumalaki tayo na gusto natin na mas gusto natin maging mahirap kaysa sa maging mayaman. But money cannot only buy you happiness, but money can buy you freedom. Money can buy you choices. Diba? So without money, hindi kami makaka-travel all over the world. Without money, you cannot give na yung mga anak mo na mga experiences na hindi nila makakalimutan habang buhay. Diba? Meron tayong mga wrong money belief na sinasabi natin na kahit saging, basta labing. Subukan nyo kumain ng saging habang buhay o habang araw-araw for the next 10 years. Sa tingin nyo, labing pa rin kayo? Hindi, diba? So importante pa talaga yung money. So we need to work hard, no, to save, to invest, and let money work for you. Money can give you freedom, financial independence. Kung ikaw ay may pera at may kakayahan, then you will have peace of mind dahil lahat ng gusto mo ay magagawa mo. Mawawala ka ng peace of mind kasi kung broke ka, may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang marating, may gusto kang makain, may gusto kang bilhin, and yet you cannot do it. Diba? So money can give you happiness. Ang sigaw ng Fridge Mentor Family! Laban OFW! Fridge your life!